Joaquin! Tama na. Baka may makakita sa atin dito. Hindi maiwasang matawa ni Roslyn habang patuloy naman ang nobyo sa paghalik sa kanyang liig. Ano naman? Nobyo naman kita. Kaya walang masama sa ginagawa natin. Sagot naman ito sa kanya. Napailing na lang tuloy si Roslyn tsaka itinulak ang mukha ng nobyo. Palayo ng akma sana itong hahalik na naman sa kanya. Mamaya na, Joaquin. Hindi pa nga ako tapos magsampay ng mga nilaban ko, oh. Wika pa ng dalaga tsaka nagpatuloy na sa pagsampay. Napanguso tuloy ang binata dahil dito tsaka muling tumabi sa nobya. Kapag ba tinulungan kita dito, pwede na ulit akong maglambing? Parang bata na sambit nito. Animoy inaapit uhaw sa atensyon ang lalaki nang humilig sa kanya. Joaquin, tutulungan ko pa si nanay sa palengke. Magtitinda pa kami. Sagot naman niya. Eddie, sasamahan din kita. Sigurado ko mauubos agad yung tinda ni tita dahil sa gwapo niyong tindero. Mayabang panawikan ito tsaka bahagya pang minasahe ang kanyang baba na animoy gwapong-gwapo sa sarili. Natawa na lang tuloy si Roslyn dahil sa sobrang kulit ng kanyang nobyo. Hinawakan niya ang baba nito tsaka bahagyang nilapitan. Alam ko yon, Sir Pogi. Kaya nga ayaw kitang pagtindahin dun eh. At baka ikaw pa yung mabili. Mahirap na, no? Sambit ni Roslyn na ikinalawak naman ang ngiti ng nobyo. Ikaw mahal ah. Possessive ka na rin sa akin ah. Pakunwaring tukso naman ang lalaki sa kanya. Siyempre naman. Nobyo mo ako, no? Alangan naman na ibigay kita sa iba. Siyempre, akin ka lang. Sagot naman ni Roslyn. Mahalata naman ang kilig sa mukha ng lalaki bago nang liit ang mga mata. Ikaw talaga, mahal. Palagi mo akong ginugulat. Kailan ka pa natutong magpakilig, ha? Ikaw, ha? Tukso nito sa kanya. Napailing na lang tuloy si Roslyn. Siyempre, kanino pa ba ako magmamana? Siyempre sa gwapo kong jowa, diba? Sagot niya ulit. Kaya naman agad nang napayakap si Joaquin sa kanya. Kaya baliw na baliw ako sa iyo, mahal eh. I love you. Mahinang bulong nito sa kanya habang nakayakap ang lalaki sa kanyang likuran at nakasubsob ang mukha sa kanyang liig. Napangiti na lamang si Roslyn. I love you too, mahal. Sagot niya dito, tsaka bahagyang hinaplos ang buhok nito. Hoy! Nakakahiya naman eh, no? Kayo lang ba ang tao dito, ha? Mahiya naman kayo sa mga single people dito. Malakas na boses na sambit ni Trixie. Oh, Trixie, andiyan ka pala. Hindi kita napansin eh. Nahihiya namang sagot ni Roslyn. Napabuntong hininga na lang tuloy ang kanyang kaibigan tsaka naglakad at nilampasan sila. Ay, Diyos ko Lord! Kailan ba kasi dadating yung akin? Nakakasawa na po Lord manood sa araw-araw na landian ng dalawang kasama ko dito. Sambit pa ni Trixie tsaka banas na kinuha ang iba pang mga balde. Huwag kang mag-alala, Trixie. Hindi ka maririnig ni Lord. Tatanda ka na lang daw ng dalaga. Sambit bigla ni Joaquin dahilan upang sumama ang tingin nito sa binata. Amuhin mo nga yung jowa mo, Roslyn. Kapag ako hindi nakapagpigil, papatulan ko talaga yan eh. Nagtitimpi pa na sambit ni Trixie. As if naman napapatulan kita eh. May bebe na ako, no? Anya naman habang nakayaka pa rin sa nobya. Mas lalo tuloy nag-init ang ulo ng kaibigan ni Roslyn na ikinatawa na lamang niya. Ganito talaga palagi ang sitwasyon ng dalawa tuwing nagkakasama o nagkakasalubong. Palagi talagang magkaaway ang dalawa. Hindi naman niya binibigyan ng ibang kahulugan ang sagutan ng dalawa dahil sigurado siyang hindi ito ang type ng kaibigan. Napailing siya tsaka muling ipinagpatuloy ang pagsasampay ng mga damit. Maya-maya ay natapos na rin siya kaya nagtungo na siya sa sala at naabutan ng nobyo na nakahiga sa upuan na mahabang gawa sa kahoy. Prente itong nanunood sa cellphone nang maramdaman nito ang presensya niya. Mahal, alis ka na ba? Isasabay na kita. Ayan ito sa kanya na agad namang napaupo. Humarap naman sa salamin si Roslyn habang nag-aayos ng sarili. Diba may pupuntahan kayo ngayon ng papa mo? Huwag ka nang sumama. Ano ka ba? Anya sa nobyo nang bigla niyang maramdaman ang kamay nito sa kanyang uluhan. Napatingin siya sa salamin at nakita doon ang lalaki na nakatingin din sa kanya sa salamin at seryosong nakatingin sa kanya. Gusto lang na makitang ihatid eh. Bawal ba? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya tsaka nagsuklay ng buhok. Joaquin,
Ilang beses ko bang sasabihin? Bawal nga. Tsaka maraming tao dun. Makikilala ka nila agad. Sagot niya sa nobyo. Napanguso tuloy ito na parang isang bata. Then kahit di na kita ihatid dun mismo sa palengke, dun na lang ako sa entrance. Pamimilit pa nito. Edi, pinaglakad mo pa ako. Kung tricycle na lang yung gagamitin ko, edi diretso yun sa loob, diba? Sambit niya sa nobyo. Tuluyan ang nawala ng rason si Joaquin kaya naman hinawakan niya ang baba ni Roslyn na nakatalikod pa rin sa kanya. Pinatingala niya ito para magtama ang paningin nilang dalawa nang bahagya siyang yumuko. Mamimiss kita, mahal. Sinserong anito sa kanya. Ako rin, mahal. Nakangiting wika naman ng dalaga. Parang hindi naman eh. Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka? Tanong niya sa nobyo. Kiss me? Napangiti naman siya. Hinagilap ang labi ng lalaki at akma na sana itong hahalikan. Ngunit mabilis namang umayos ng tayo ang lalaki kaya naman hindi niya ito naabot. Hindi mo pa ako kinikis eh. Eh lumayo ka eh. Eh di abutin mo. Parang batang wika nito. Napabuntong hininga siya at wala siyang ibang nagawa kundi ang humarap sa bugnutin niyang nobyo. Hinawakan niya ang dibdib nito at mapangakit na humarap sa mga mata nito. Akala ko ba gusto mo kong humalik sa'yo? Sambit niya sa lalaki hanggang bahagyang dinilaan ang sariling labi. Napalunok naman si Joaquin hanggang sa hawakan ng dalaga ang kanyang kwelyo at naiupo sa upuan. Napangisi na lamang ang dalaga nang parang tuta na sumunod ang lalaki nang makaupo siya sa kandungan nito. Walang pakundangan niyang hinalikan ang lalaki na siya namang tuwang-tuwa sa kanya. Yan, naniniwala ka na bang mamimiss kita? Tanong niya sa nobyo. Isa pa nga. Shit. Mukhang sobrang mamimiss ko talaga tong halik mo mamaya. Hinampas naman niya ang braso nito. Baliw ka ba? Uuwi din naman kayo bukas, kaya anong problema doon? Isang araw lang naman yon, mahal. Natatawang wika niya sa nobyo tsaka akma na sanang tatayo, ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang magkabila niyang bewang at mas inilapit siya sa katawan nito. Even a minute without you in my life is synonymous to loneliness. Ikaw lang ang nagbibigay ng liwanag sa akin, Roslyn. Wala nang iba pa. Kaya gusto ko hanggang huli na yung pagmamahala nating dalawa. Sinserong wika nito sa kanya. Naiintindihan ko, mahal. Salamat. Sagot niya dito nang mahaplos ang buhok nito. Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Tuwing makikita ko kayo, lagi kayong naglalandian. Ano ba? Inis na naman na wika ni Trixie. Oh, ano yan? Tanong ni Roslyn habang nakaupo pa rin sa kandungan ng kanyang nobyo. Oh, nagluto si tatay ng dinakdakan, kaya binigyan namin kayo. Andun pa din sa boses ng kaibigan ang tinig ng pagkainis at pagiging bitter. Salamat, Trixie. Oo na. Bilisan mo na dyan. Paalis na si tatay mamaya. Papunta din siya ng palengke. Baka gusto mo na daw sumabay. Aya pa ni Trixie. Ay sige. Wait, mahal, di pa ako tapos mag-ayos. Agad namang tumayo si Roslyn mula sa pagkakaupo sa kandungan nito at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng buhok. Napatayo naman si Joaquin tsaka inayos na rin ang sarili. Sige, total ayaw mo din naman na ihatid kita. Mauna na ako, mahal ha. Dadaan na muna ako sa bahay kasi sasabay na lang ako sa kotse ni Dad. Anya sa nobya. Sige mahal, mag-iingat ka doon ha. Sambit ni Roslyn tsaka siya ulit hinalikan ni Joaquin sa labi ng mabilisan. Napangiti naman ang lalaki tsaka naglakad na palabas. Nagsamaan pa ng tingin sina Trixie at Joaquin na animoy mortal enemy ang dalawa. Kumain ka na ba, Trixie? Tanong ni Roslyn. Doon ako sa palengke kakain. Ikaw? Doon na din. Siya nga pala, tutulong ka rin ba kay Manang Lolet sa pagtitinda doon? Napabuntong hininga naman ng kaibigan. Hay, ano pa ba? Ang init-init nga eh. Sabi ko kay nanay na magpahinga muna. Eh alam mo naman ang trabaho natin. Bawal ang magpahinga. Kaya tutulungan ko na din. Nakakaawa na din kasi si nanay eh. Palagi na lang masakit yung katawan niya kapag gabi. Wika ni Trixie ng mapabuntong hininga. Bahagya namang tinapik ni Roslyn ang balikat ng kaibigan. Ano ka ba? Kasama mo naman ako kaya di rin tayo maaantok doon if ever. Sa dami ba naman ng chismis na pwede mong ikwento sa akin? Huh? Eh di parang sinabi mo na rin na chismosa ako.
Ano pa nga ba? Natatawang asar niya sa kaibigan. Napanguso tuloy si Trixie. Alam mo, yan ang napapala mo sa sobrang kakadikit mo dyan sa jowa mong sobrang clingy. Parehas na kayong nang aalas ka sa akin. Sambit pa ni Trixie na tinawanan lamang ni Roselyn. Nang matapos na siyang mag-ayos ay sabay na rin silang nagtungo sa palengke. Dala na ni Roselyn ang mga inihanda niyang kanin para sa nanay at maging ang ulam na dinala ni Trixie kanina. O nay, kain po muna kayo. Ako na muna dyan. Anya sa ina at saka inabot ang dalang lagayan ng pagkain. Ikaw anak, kumain ka na? Tanong naman ito sa kanya. Mamaya na ako nay pagkatapos mo. Kumain naman na ako kanina kasabay si Joaquin eh. Sagot niya at saka nag-umpisa na sa pagbalot ng pakbet sa plastic. Ah, pumunta si Joaquin kanina? Tanong pa nito sa kanya. Opo nay, kinakamusta nga po kayo at balak mang pumunta dito. Eh sabi ko wag na, dahil may lakad din sila ng daddy niya. Sagot naman ni Roselyn. Ay naku, ang batang yun talaga. Napakalambing at ang kulit-kulit. Napangiti na lang din tuloy si Roselyn. Hindi lang naman kasi sa kanya clingy ang kanyang nobyo, dahil malapit din ito sa kanyang nanay at tatay. Kung minsan nga ay nagpapalambing din ito sa parents niya sa sobrang close nito sa kanila. Ayos lang naman ito sa kanya dahil ilang taon na rin silang magkarelasyon ng lalaki. Isang anak ng mayor si Joaquin, at dahil dito ay hindi masyadong laganap sa bahay nila ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman ay masaya silang dalawa. May oras pa din sila para mag-date sa labas at magsaya kasama ang isa't isa. Kaya naman ang mga kaibigan niya na isa rin sa mga nakakaalam sa relasyon nila ay halos mapangiwi na lamang sa tuwing nagiging clingy ang nobyo niya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaya naman sino ang mag-aakala na ang lalaking ayaw mawalay sa kanya kahit na ilang oras ay bigla na lamang mawawala na para bang bula. Sa kabilang banda ay napatingin naman si Joaquin sa ama nang mapansing pababa na ito ng hagdan. Dad, andiyan ka na pala. I'm not going to use my car. Makikisabay na lang muna ako sa kotse mo. Sambit niya dito. Napakunot noon naman ang ama. What do you mean? May kasama ako. Bring your own car na lang. Daddy naman, isa lang naman ako. Paano bang kahit doon na lang ako sa likuran, diba? Pamimilit pa nito. Napabuntong hininga na lamang tuloy ang ama at saka napailing. Bahala ka sa buhay mo. Tara na't baka malate pa tayo sa event. Anito sa kanya kaya naman napangiti nang sumunod si Joaquin sa ama. Hindi man aminin ng kanyang ama ay masasabing malambot ang puso nito sa nag-iisang anak. Siya rin kasi ang tagapagmana ng kanilang businesses. Mabait na mayor ang kanyang ama. Ngunit bilang isang politician ay may mga patakaran din ito sa kanya, kaya naman maski ang kanilang love life ay hindi niya pinapaalam sa kanyang ama. Hindi man ngayon, pero ipapakilala niya pa rin si Roselyn balang araw. Pagkapasok niya sa kotse, hindi na rin ang tagal nang pinaandar ito. Papunta sila sa isang project launching event. Dahil sa sobrang tagal ng biyahe ay nakatulugan na lamang ito ni Joaquin. Hello, handsome! Nagising na lamang si Joaquin nang marinig ang matinis na boses ng isang dalaga sa kanyang tabi. Pupungas-pungas pa nang napatingin si Joaquin dito at sa paligid. Marie? Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya, tsaka agad na napabangon. Nagpa-cute naman si Marie na nakaupo sa kanyang tabi. I'm actually waiting for you to wake up. Your dad, Tito said na napasarap daw yung tulog mo. We're here na sa venue and they're currently in the restaurant para kumain. Maarteng anito sa kanya. Agad tuloy na paayos ng upo si Joaquin. Ah, ganun ba? Di anong ginagawa mo dito? Di mo naman kailangang bantayan ako, diba? Sambit ni Joaquin sa babae. Napa-cross arm naman si Marie at umakto na nagtatampo. Ikaw na nga itong sinasamahan eh. Parang ako pa yung mali. Pabebing wika nito. Napakamot na lamang tuloy sa kanyang ulo si Joaquin. No, that's not what I mean. I'm sorry. But you don't really need to do it. But anyway, thank you. Anong oras na ba? Tanong ni Joaquin saka tinignan ang kanyang telepono. Oh shit, it's already 9 PM? Damn, nakalimutan kong i-message si Mahal. Anya sa sarili na narinig naman ni Marie. Agad na nakaramdam ng inis si Marie dahil dito. Is that your rumored girlfriend?
pinilit niyang hindi mainis ang tono ng kanyang pananalita. Napangiti naman si Joaquin. Yeah, alam mo na din pala. Huwag mo nalang sabihin sa iba. I'm trying to keep it secret as much as possible. Sambit ni Joaquin sa babae habang nakangiti na nakatingin sa kanyang telepono. Napangisi naman si Marie. Why would you keep her a secret? Di ba dapat sinasabi niyo sa buong mundo kung gaano niyo kamahal yung isa't isa? Nakangiting tanong nito sa kanya. Napasimango tuloy si Joaquin. Actually, I told her that. Gusto ko na rin talagang sabihin sa lahat na may relasyon kami. Pero ayaw niya. Hindi pa raw sa handa. Sambit ni Joaquin saka muling napangiti. And I respect that. I'll wait for her until she's ready. Mahahalata sa mga mata ng binata ang sobrang pagka-in-love na siyang mas lalo namang ikinainis ni Marie. Oh, wait, ba't ka naman niya itatago? Yun eh, ikaw na yan. Ikaw na ang nobyo niya. Unless, kinakahiya ka niya. Pagsulsul niya sa lalaki. Napakunot noo tuloy ang lalaki. What do you mean, Marie? Hindi ganun si Roslyn. Well, who knows? Dagdag sulsul pa ni Marie. No, she's not like that. She's not really ready to tell others. Especially may kalayuan ng status namin sa buhay. I could feel her insecurity kahit na wala naman siyang dapat maramdaman na ganun. Kung sasabihin niya lang, ay handa na akong umalis sa poder ni Dad at sumama sa kanya. Gagawin ko yun. Nakangiting sambit naman ni Joaquin na mas lalo namang kinainis ni Marie. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang nakita ng binata sa girlfriend nito ngayon. Di hamak naman na mas maganda siya at mas mayaman kesa sa isang anak ng tindera ng palengke na tulad ni Roslyn. Bahala ka nga dyan, sinasabihan lang naman kita eh. Sumunod ka na lang sa loob kung tapos ka na dyan. Sambit naman ni Marie tsaka umalis na ng kotse. Sige, no problem. Nakangiting sagot ni Joaquin na natili lamang ang tingin sa mukha ng girlfriend na hinihintay niyang sumagot sa kanyang tawag. Hello? Hello, mahal. Agad na sagot ni Joaquin nang inaccept na nito ang kanyang tawag. Mahal, ba't ka napatawag? Gabi na. Sambit ng dalaga sa kabilang linya. Napanguso tuloy si Joaquin. Mahal naman, akala ko ba mamamiss mo ko? Eh yung boses mo parang ayaw mo pa akong kausap eh. Nakakaabala ba ako sa'yo ngayon? Marahan na tanong nito sa nobya. Napabuntong hininga tuloy si Roslyn. Nakahiga na kasi siya sa kama at matutulog na sana. Pagod kasi siya, magdamag sa palengke at maaga na naman bukas kaya nais na rin sana niyang magpahinga. Ay, hindi naman ganoon. Gabi na kasi. Hindi pa ba kayo nakakarating? Tanong nito. Andito na kami, mahal. Nakatulog nga ako kanina. Napasarap ata yung pagkakatulog ko kaya di ko na malayang nakarating na kami. Buti na lang ginising ako ni Marie. Sambit niya sa nobya. Marie? Napakunot noo si Roslyn. Oo nga pala. Siya yung anak ni Congressman Valdez. Kilala mo yun, diba? Yung volleyball player dati? Tanong ng kanyang nobya. Oo, mahal. Medyo bad trip nga siya kasi ang lapit niya nung nagising ako. Ayoko naman maging basto sa kanya, kaya ako na yung lumayo ng kusa. Pagsusumbong ng lalaki sa kanya. Samantala, hindi naman alam ni Roslyn kung anong mararamdaman kaya naman natahimik na lamang siya. Feeling ko nga, mahal, may gusto sa akin yun eh. Grabe makadikit, daig pa ang linta. Kaya ako na mismong lumalayo kasi alam ko naman na sa'yo lang ako eh. Dagdag pa nito. Natahimik lang naman ang dalaga matapos nun na siyang agad namang napansin ni Joaquin. Mahal, hindi ka na nagsasalita. Huwag mong sabihing nagsiselos ka. Huwag kang magselos doon. Alam mo naman na ikaw lang, diba? Sasabihin ko ba yun sa'yo kung gusto kong itago yun, diba? Sambit ni Joaquin ngunit wala pa ring sagot ang dalaga. Mahal. Oo, naiintindihan ko. Sige na, matutulog na ako. Bukas na lang. Wika ni Roslyn. Mahahalata sa boses nito na nawalan siya ng gana, na hindi okay ang lahat. Hey mahal, i-open mo yung camera mo, dali. Gusto kita makita. Utos niya sa dalaga matapos niyang buksan ang camera niya. Ayoko, Joaquin. Matutulog na ako. Sige na, mahal. Paano ako makakapag-goodnight kiss sa'yo kapag di kita nakikita? Please, gusto ko makita kung ayos ka lang ba talaga.
anito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Roslyn at sa huli ay binuksan na lang din ang camera niya. Oh, sabi naman sa'yo na matutulog na ako eh. Sambit ni Roslyn habang nakatutok ang camera sa kanyang kumot. No, mahal. Itapat mo sa mukha mo. Gusto ko makita yung mukha mo, mahal. Hindi ang kumot. Although, gusto ko sana nandyan ako sa kumot at kayakap ka. Pil yung dagdag nito. Natawa na lang tuloy si Roslyn saka nag-switch ng camera. Agad na bumungad sa kanya ang mukha ng nobya. Mahal naman, ba't ka nakasimangot? Tanong ni Joaquin sa nobya. Hindi ako nakasimangot. Eh, nakikita ko yung wrinkles mo eh. Ano ka mo? Biro lang. Ito naman eh. Mahal, kaya ako nga sinabi sa'yo yun kasi ayokong maitinatago sa'yo. At saka nararamdaman ko naman na nilalandi niya ako. Kaya ako na mismo yung lumalayo sa kanya. Anito sa kanya. Magkasama ba kayo dyan ngayon? Nasa labas na siya ngayon pero oo. Kasama siya ni Congressman sa event. Kaya nandito rin siya. Baka makasama ko rin siya mamaya sa accommodation. Gusto mo bang mag-on cam ako at maging ala vlogger para makita mo lahat ng gagawin namin? Para din ma-assure mo na di ako magpapalapit sa kanya. Suggestion ni Joaquin. Natawa na lang tuloy si Roslyn. Naiintindihan naman niya ang nobyo at may tiwala siya dito. Alam naman niya na hindi ito gagawa ng anumang bagay kaya naman napangiti na lamang siya. Baka ako lang talaga. Masyado naman ako mag-overthink eh. Hindi naman ako iiwanan ni Joaquin ng ganun na lamang. Sambit niya sa isipan tsaka napailing. Ano ka ba? May tiwala ako sa'yo, mahal. Hindi na kailangan ng ganun. Basta, alam mo na ha. Kapag may nakarating sa akin na balitang alam mo na. Ay, kung gusto mong magtanong ka, kay Peter, nandito rin siya ngayon. Lalapit ako kay Peter mamaya at sasabihin kong mag-espiya siya sa akin. Natawa na lang din tuloy siya dahil sa kakulitan ng kanyang nobyo. Oo na, sige na, matutulog na ako. Mag-iingat ka dyan ha. Magpahinga ka rin mamaya kung wala ka nang gagawin. Oo naman, mahal. Good night. Ito, good night kiss ko. Anito sa kanya at lumapit sa camera bago tila ba'y nag-french kiss dito. Natawa tuloy siya dahil dito. Kadiri ka! Anong ginagawa mo? Natatawang tanong niya dito. Ha? Anong kadiri? Ang sakit mo naman magsalita, mahal. Ito kaya yung favorite kiss mo? Parang bata na ungot nito sa kanya habang kunot ang noo. Natawa tuloy si Roslyn. Oo na, sige na. Good night din. Sambit niya tsaka nag-flying kiss sa nobyo. Nang matapos na sila sa pag-uusap, ay ibinaba na rin niya ang kanyang telepono at nakangiting ni yakap ang unan. Masaya siya at komportable na siya ngayong nakausap na niya ang nobyo. Sa katunayan ay nag-aalala na siya kanina nung hindi ito tumawag kaya naman laking pasalamat niya na makitang tumawag ito sa kanya. Napatingala siya bigla sa kisame. Buti na lang at malaki ang tiwala ko kay Joaquin. Alam kong kahit na may ahas na gustong lumandi sa kanya, ay hindi agad magpapagapo si Joaquin dito. Sambit niya sa isipan saka muling napatagilid. Kahit na sabihin niya ang bagay na yon ay tila ba may parte sa puso niya na bumabagabag. Alam niyang may tiwala siya kay Joaquin, ngunit hindi sa babaeng yun. Minsan na kasi niya itong nakita sa kaarawan ni Joaquin nang imbitahan siya nito. Kitang-kita niya kung paano siya tignan ni Marie mula ulo hanggang paa at saka pairap siyang tinitignan. Hindi na din naman lingid sa kaalaman ng lahat ang ugaling bratinela nito, kaya naman hindi na nakapagtataka na gano'n na lamang ang kanyang kaba na pwedeng gawin nito. Bakit ba ako masyadong nagpapaapekto sa babaeng yun? May tiwala ako sa nobyo ko, at kahit na anong landi niya, ako pa rin ang mahal ni Joaquin. Manigas siya. Sambit niya sa isipan tsaka napailing at iwinaglit na lamang sa isipan ang mga yon. Kinabukasan ay maaga nang nagising si Roslyn at napatingin agad sa kanyang telepono. Nag-aabang ng mensahe ni Joaquin sa kanya. Ngunit masking isang message maliban sa goodnight nito kagabi ay wala na siyang mabasa. Ay, baka naman kasi busy na sila, lalo pat ngayon yung event na yun. Sa isip-isip na lamang niya tsaka napatingin na lamang sa labas. Nakita niya agad ang ama na abala sa pagsisibak ng kahoy kaya naman tinulungan na niya ito. Nagluto na rin siya ng umagahan at nagtulong sa kanyang nanay na magluto ng kakanin. Idadagdag kasi nila ito sa paninda nila sa palengke ngayon.
Habang nagluluto sila ng mga kakanin ay ang ama at kapatid naman niya ang nasa palengke para magtinda. Anak, malapit na ang kaarawan mo. Anong gusto mong ihanda natin? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Nay naman, para naman pong bago sa inyo. Magkakasama lang po tayo buong pamilya ay ayos na po sa akin. Kahit huwag na tayong maghanda. Sagot niya dito habang patuloy sa pagmasa ng giniling. Pero anak, 24 ka na. Kahit ngayon lang sana ay maghanda naman tayo. Sambit nito. Nay, kahit tira na lang po nitong mga kakanin na ibebenta natin, ayos lang. Pwede din tayo mag-boodle fight na lang dyan sa ilog kasama sila tatay at Joseph. Sambit niya sa ina. Eh si Joaquin ba? May balak ba kayong mag-date na dalawa sa araw na yon? Tanong pa nito sa kanya. Hindi ko po alam na eh. Di pa naman po siya nag-aaya at baka katulad lang din po yan last year. Dito lang din kumain kasama niyo. Nakangiting sambit niya dito. Proud naman ang nanay nang umiti sa kanya. Alam mo anak, sobrang proud kami ng tatay mo sa'yo. Kahit na may mayaman kang nobyo ay hindi mo nagawang isipin na samantalahin siya gaya ng iba. Napakabait mo talagang bata ka. Halika nga dito. Namiss ko bigla ang dalagita namin noon. Nakangiting sambit ng ina tsaka sa mahigpit na niyakap. Nanay naman, basta anak ha, kung ano man ang dumating na pagsubok sa inyo ni Joaquin, ay huwag ka susuko. Andito lang kami sa tabi nyo. Ipaglaban nyo yung pag-ibig nyo dahil nakita ko kung gaano kayo kasaya sa piling ng isa't isa. Sambit ng kanyang ina na ikinangiti na lamang niya. Si nanay naman, bigla na lang naging madrama dyan. Sige na nga po at bilisan na natin. Baka sobrang inip na ni natatay dun sa tagal natin. Nagtawanan na lamang ang mag-ina at nagpatuloy sa pagluluto. Halos 2 oras din ang itinagal ng pagluluto nila kaya naman nagpahinga muna sila pagkatapos. 11 na sila nakapunta sa palengke. At saktong dumami na din yung customer, kaya naman nagtulungan na rin sila sa pagtitinda. Opo, nay, nandun na po sa drawer lahat, anya sa ina. Ngayon-ngayon lamang humupa ang mga customer kaya naman nagawa ng makakain ni na Roslyn ang kanilang pananghalian. O Roslyn, nandito ka pala. Nagpunta ako sa inyo kanina eh wala namang tao. Di man lang nagsabi na maaga ka dito sa palengke. Eh di sana sumabay na ako. Sambit ni Trixie. Oo, sasamahan ko lang muna si nanay na magdala nito eh. Kaso dumami na yung customer. Kaya tumulong na lang din ako. Kain ka oh. Sagot niya sabay aya sa kaibigan. Naku, ayos lang. Kakapananghalian ko lang din eh. Sagot naman ito. Ganun ba? Sagot naman ni Roslyn at napalingon ulit sa kanyang cellphone. Kanina pa siya nagtataka dahil wala pang mensahe ang nobyo sa kanya simula kagabi. Medyo nawaglit lang sa kanyang isipan ang mensahe nito kanina dahil sobrang daming tao at customer. Tingin ka dyan ng tingin. Masyado mo namang na-miss yung bebe mo. Asar ni Trixie sa kanya. Ha? Hindi ah. Nagtataka lang ako at wala pa siyang message ngayong araw. Sambit niya dito. Eh baka naman busy. Ngayon yung project launching dun sa bayan, diba? Tanong nito. Oo. Ang alam ko ipopost din yun sa page ng municipality pero wala pa naman. Kaya baka nga may programa pa hanggang ngayon. Sambit niya rin sa isipan. Oo, busy yun. Tsaka huwag ka na munang gumaya dun sa lalaking yun na masyadong clingy. Hindi naman siya clingy, Trixie. Aba, eh kung hindi clingy, ewan ko na lang kung anong tawag dun. Naiiling na lamang nasambit ni Trixie. Natawa na lamang ng pag-aksi Roslyn tsaka inilapag ang telepono. Baka nga busy lang siya. Isa pa, nakapag-usap naman kami kagabi. Mamaya ko na lang siya kakausapin ng hapon. Sambit niya sa sarili at muli pang ibinalik ang paningin at atensyon sa trabaho. Nang mag-5 na ay dumadami pa rin yung mga customer. Kaya naman walang uwian si ni Roslyn hanggang sa makaubo sila ng halos lahat ng paninda nila. Pasulyap-sulyap naman si Roslyn ngunit sa loob-loob niya ay nagtatampo at kinakabahan na siya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa binata kaya naman nag-umpisa na siyang magtaka. Habang nakaupo sa kanyang kama ay naisipan niyang tawagan ito. Ngunit ilang ring pa lang ay nawala na agad ito ng connection dahil wala di umanong service sa lugar ni Joaquin. Hey mahal, anong nangyari sa'yo? Kumusta yung event? Pag-text niya sa kanyang nobyo.
Napakagat pa siya ng daliri habang hinihintay ang sagot nito. Anak, ayos ka lang ba? Para kang nag-aalala. Tanong ng kanyang ama sa kanya habang nasa harapan sila ng hapagkainan. Ah, wala naman po, tay. Sagot niya dito. Sigurado ka ba, iha? Tanong niya dito. Opo, tay. Tapos na po pala akong kumain. Mauna na po akong magpahinga. Paalam niya sa mga magulang. Sinundan lamang siya ng tingin ng mga ito hanggang sa makaakyat na siya sa kanyang kwarto. Agad siyang napatingin sa telepono at maski scene ay wala man lang ang lalaking reply sa kanya. Ano bang nangyayari? Inis na tanong niya sa sarili at hindi pa napigilan pang sarili na tumawag dito. Ngunit wala pa rin itong sagot katulad kanina. Hindi na niya maiwasang gapangan ng kaba at takot dahil dito. Kinabukasan ay agad niya rin itong naikwento kay Trixie. Sinubukan mo na bang mag-message sa kanya, yung account niya? I mean sa number niya? Messenger or Instagram? Tanong ng kaibigan. Oo, Trixie. Ginawa ko na. Pero wala siyang reply sa akin. Yung huling active ng account niya ay nung gabing nag-usap kami. Naiiyak niyang kwento. Huwag kang umiyak. Sigurado kong ayos lang yun. Diba't dapat ay nandito na dapat siya? Wala ba siyang sinabi na baka madelay siya? Baka ngayon siya uuwi. Tanong pa ng kaibigan. Trixie, kilala mo ako at kilala mo si Joaquin. Hindi yun basta-basta hihinto sa pakikipag-usap sa akin. Baka may nangyari ng masama sa kanya. O di kaya baka na... Shh, Roslyn, walang mangyayaring maganda kung yan yung iniisip mo. Ano ba? Umayos ka nga. Walang nangyaring masama sa lalaking yun. Sigurado ako dun. Ngayon ay magtiwala muna tayo. At kapag wala pa rin talaga, sasamahan kita sa bayan at sa bahay ni Mayor. Magtatanong tayo kung nandun na ba si Joaquin. Sambit ng kaibigan niya. Pero Trix... Shhh! Roslyn, naniniwala ka ba sa akin? Ha? Oo, pero edi magtiwala ka rin sa kanya. Imposibleng iwang ka na lang bigla ni Joaquin. Sambit nito sa kanya. Unti-unti nang pinakalma ni Roslyn ang sarili. Tama naman kasi ang sinabi ng kaibigan at wala ring magagawa ang pag-iyak-iyak niya. Nagtrabaho muna sila hanggang sa tanghali kahit na okupado ni Joaquin ang isipan niya maghapon. Kinahapunan ay wala pa rin talaga siyang sagot na nakukuha mula sa lalaki. Kaya naman siya na rin mismo ang nagtungo sa kaibigan para sabay silang magpunta sa bahay ni Mayor. Hindi ko lang alam kung nandito si Joaquin ngayon. Alam mo naman na minsan ang naging kasambahay si nanay sa mansyon ni na Mayor pero hindi daw madalas doon ang anak nila. Sambit ni Trixie. Kasambahay kasi noon ang nanay niya sa bahay ni Mayor kaya naman nagkikita na rin sila noon ni Joaquin nung bata pa lamang sila. Kaya nga hindi rin siya makapaniwala dahil sa best friend niya pala na in love ang lalaking palagi niyang nakikita noon sa mansyon. Ayos lang Trixie, salamat pa din. Nandyan man siya o wala, at least sumubok ako. Gusto ko lang talaga siyang makita o malaman kung nasan siya. Sinserong sagot naman ni Roslyn habang pilit na iniiwasang maiyak. Pagdating nila sa gate ay agad silang nagtawag. Tao po? Tao po? Malakas na sigaw nilang dalawa. Ano po yun? Sino po sila? Tanong naman ang guard na dumungaw sa isang maliit na bintana ng gate. Ay, hello po kuya. Andyan po ba si Joaquin? Kaibigan niya po kami. Napatingin ang guard sa kanila tsaka muling humarap sa loob. Naku ma'am, wala po dito si Sir Joaquin eh. Kasama niya po yung girlfriend niya po. Si Mamari po. Sino ho ba sila at bakit niyo po siya hinahanap? Tanong ng guard sa kanila pabalik. Ha? Mawalang galang na kuya ha? Pero siya ang girlfriend ni Joaquin. Sino yung Mari na sinasabi niyo? Nasaan na ba si Joaquin? Ilabas niyo na makausap namin. Malakas na sambit ni Trixie. Pasensya na ma'am pero wala po talaga dito. Then papasukin niyo kami. Nasaan si Mayor? Kailangan kong makausap ang daddy ni Joaquin. Matapang na wika ni Roslyn. Pasensya na po talaga ma'am, hindi po talaga eh. Tsaka pasensya na po kung nagkakamali man ako. Pero ang alam po namin, si Mamari po talaga yung nobya ni Sir Joaquin eh. Mari? Hindi niya jowa si Joaquin. Kuya, eto, ang magandang babaeng to ang nobya ni Joaquin. Pagtatanggol pa ni Trixie nang biglang lumabas ang isang babae.
Excuse me? I've been hearing my name since earlier. Is there anything wrong? Lumabas ang isang babae sa kotse nito na akma na sanang lalabas ng gate. Agad namang napayuko si Kuya Guard sa babae. Magandang hapon po, Ma'am Marie. Eh, hinahanap po kasi nila si Sir Joaquin eh. Sabi po niya, siya po yung nobyo ni Sir. Sambit ng guard. Napatingin naman si Marie kay Roslyn siya katinignan mula ulo hanggang paa. So, this is the woman na kinababaliwan niya. Walang-wala sa kagandahan ko. Anong klaseng puyod yan? Parang pangnanay. Tapos ang damit ay maluwag at nakasaya. Ganito ba talaga mga gustong style ni Joaquin? So cheap. Sa isip-isip ni Marie sa isipan tsaka napangisi kay Roslyn. I'm sorry if my misunderstanding, man. I'm not Joaquin's girlfriend. Just like what you said. Pag-amin ni Marie. Oo, malamang. Si Roslyn lang naman ang nobya ni Joaquin, no? Depensa ni Trixie. Matapang naman na humarap si Roslyn kay Marie at nakipagsukatan din ang tingin. Kung alam mo naman pala, edi nasan si Joaquin? Matapang na tanong ni Roslyn. Nagkunwari naman si Marie na animoy na-offend dahil sa matapang na tono ng dalaga. Oh my God, nag-e-eskandalo ba kayo dito? Paano ko naman mahahanap si Joaquin? He might be my fiancé, pero hindi ibig sabihin nun eh alam ko na lahat ng pupuntahan niya. Nanlaki naman ang mata ni Roslyn dahil dito. Fiancé? Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Roslyn. Napatakip ng kanyang bibig ang dalaga. Oops, sorry. Hindi mo ba alam? Yes, we're engaged. And actually, I don't know what happened last time. Bigla na lang siyang nagpropose sa akin. I think he's tired of playing his toy. Which is you, Roslyn. I'm sorry if that hurts you, ha? I want to be considerate but I guess you still need to know the truth. Anito tsaka akma na sanang hahawakan ng kanyang buhok na animoy nais makiramay. Ngunit bago pa niya mahawakan si Roslyn ay malakas nang tinabig ni Roslyn ang kamay niya. Nakatingin pa rin ito ng diretso sa kanya. Hindi nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ako maniniwala hanggat wala sa harapan ko si Joaquin at sinasabi niyan sa akin sa harapan ko. Sambit niya. Oh, okay. Not that I don't want you to know where he is, but I can't really tell you kung nasan siya. I'll try to call you if ever nag-message na siya sa akin, okay? Nakangiting anito sa kanya. Akma na sanang aalis si Marie nang muli siyang humarap kay Roslyn at nginisi anito nang nakakaloko. Mahina itong bumulong. As if naman babalikan ka pa niya. Mahinang bulong nito tsaka naglakad na pabalik sa kotse. Ngunit hindi na nagawa pang makapagtimpi ni Roslyn at mabilis siyang lumapit kay Marie. Ahas ka talaga! Malakas na sigaw ni Roslyn dito at hinila ang buhok nito. Ow! Ouch! Ma'am! Hala, may sabunutan! Naku, si Ma'am Marie yun na! Sino yung isang babae? Bulungan ng mga tao na napadaan sa harapan ng gate. Hayop ka! Nasaan si Joaquin? Ilabas mo siya! Ahas ka talaga! Hindi ako ipagpapalit ng basta-basta ni Joaquin sa isang babaeng kagaya mo! Malakas na sigaw ni Roslyn dito. Ma'am, tama na po yan! Awat sa kanila ng guard. Hinila ng dalawang guard si Roslyn at maging ang kaibigan nitong si Trixie na nais ding sumugod kay Marie. Now, we can see who the hell is desperate between us. How dare you to attack me like that? Dahil lang ba sinagmamahalan kami ni Joaquin? Hindi mo ba matanggap ang bagay na yon na ikakasal na kami? Paawa effect na sambit ni Marie. Hala, di ba't yung Joaquin yung anak ni Mayor? Oo, ikakasal na pala yun. Oo nga, at kay Ma'am Marie pa. Oo nga, may balibalita na may girlfriend daw si Sir Joaquin. Si Ma'am Marie lang pala. Eh sino naman yung babaeng yun? Nako, baka isang ilusyonada na naman at ambisyosa. Alam mo naman, anak ng mayor eh. Tsaka di hamak na gwapo si Sir Joaquin. Kaya di nakapagtataka na may nagkakagusto na hita din sa kanya. Sagot naman ng isa. Tila ba'y nais pumutok ni Roslyn sa galit. Hindi naman siya pala away, ngunit ang makita ang pangisi nito sa kanya. Alam niya. Alam niyang may ginawa ang babaeng yon sa kanyang nobyo. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang bagay na yon. Anak, anong nangyari sa mukha mo?
Bakit? Na paano ka, anak? Ayos ka lang ba? Kapansin-pansin ang maduming damit ni Roslyn. Paano ba naman kasi ay mabilis kumalat ang chismis? Kaya naman ang mga taong nadadaan ay naiinis sa kanila. Lalo pat ang karamihan sa taga kanila ay malapit kay Congressman. Dapat lang sa'yo yan. Anong karapatan mo na kantiin yung anak ni Congressman, ha? Tama. Huwag kang ilusyonada, te. Mga agaw ka. Mas bagay sila ni Mama Marie. Kasabay nito ay kaliwat ka ng pagbato sa kanya ng kung ano-ano. Ganun kalala dito sa kanila. Gayunpaman ay taas noo siyang humarap sa mga ito. Hindi rin magtatagal. Kakainin niyo yung mga sinabi niyo. Ako ang nobya ni Joaquin. At ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin hanggang sa siya mismo yung tumapos ng lahat. Mahinang sambit niya sa sarili at walang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Sa kabilang banda naman ay marahan na kumapa si Joaquin sa dilim. Shit! Mahinang mura niya nang maramdaman ang matalas na bagay. Agad siyang umusod palapit dito at itinapat ang tali sa matalim na bagay doon. Shit! Please! Maputol ka na! Mahinang sambit niya habang patuloy sa pagkaskas ng lubid sa matalim na bagay. Maya-maya ay narinig niya ang yabag na mga paa kaya naman agad siyang bumalik sa pwesto na nagkunwaring natutulog. Kahit na nakapikit na siya ay ramdam niya ang pagliwanag dahil sa pagbukas ng pinto. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang reaksyon nang makaramdam siya ng presensya sa kanyang harapan. You're still sleeping, my future husband? Maarteng boses na sambit ng babae sa kanyang harapan habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Well, I guess it works. Akala ko mawawala na ng epekto ang gamot na pinainom ko sa'yo. Pero it's good na much more effective pala siya. Isang araw ka nang tulog. And I'm waiting for your reaction kapag nakita mo na nakakulong ka dito sa mansyon ko. Hinaplos ni Marie ang pisngi ni Joaquin at bahagyang hinalika ng pisngi. Nandiri man si Joaquin ay hinayaan niya na lamang. Hindi maaaring malaman nito na gising siya dahil kailangan niya pang tumakas. You know what? I saw her. Your girlfriend. And you know what I saw? A trash. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Manang na manang kung tignan. Tapos, iskandalosa pa. Pero anyways, wala naman akong problema doon. Dahil siya mismo yung gumawa ng scene, wala siyang hiya na nagpakilala bilang nobya mo. And guess what? Na-chismis na rin agad siya. Bakit ba naman kasi siya makikipaglaban sa isang Marie Valdez sa nag-iisang fiancé mo? Napangisi si Marie tsaka iniharap sa kanya ang tulog na mukha ng binata. Yes, I told her that we are engaged. Are you wondering kung ano yung reaksyon niya? She almost cried. I can see her reaction. She's like a puppy na nawala ng nanay. So funny. I should have taken a picture. Sayang. Tumayo si Marie habang nakatingin pa rin sa binata. I wish magising ka na rin mamaya. I still have so many things to talk to you. Marami akong gustong ikwento sa'yo, my love. And after you wake up, ay pupunta ka sa Boracay kasama ko. I told your dad that we will be in Boracay for weeks and I will go there after you today. Kaya kailangan nating mag-pick doon para mapaniwala ako si Tito. Wika pa nito tsaka tumalikod na. I'll be back later, babe. Sleep well. Anito sa kanya tsaka tuluyan ang nagsara ng pinto. Ganun naman nagigpit ng pagkakuyom ng kamao niya. Nagpipigil. Hindi niya alam kung anong ekspresyon sa mukha ang meron si Roslyn nang marinig ang mga salitang yon kay Marie. You're going to regret this, Marie. Once na pinakialaman mo yung akin, you will regret this your whole life. Galit na sambit niya. Hindi mawala sa isipan niyang itsura ni Roslyn. Hindi niya magawang ma-imagine ang mukha nito na umiiyak na mga oras na yon. Sa katunayan ay kani-kanila lang din siya nagkaroon ng malay. Hindi niya akalain na may napainom sa kanyang babae nung matapos ng event. Kasama niya pa noon si Peter at nagkukwento nang bigla na lamang siyang makaramdam ng hilo hanggang sa magising na lamang siya dito. Fuck! Matanggal ka na! Inis na sambit niya sa sarili habang patuloy sa pagkaskas ng lubid sa patalim na bagay. Maya-maya naman ay sa wakas natanggal ito.
Kaya naman tinanggal na rin niya ang nasa paanan niya. Nang matapos yun ay nagtungo na siya sa pinto at pasimpleng sumilip dito. Ngunit hindi naman siya nagtaka nang mapansing nakalock ito. Inikot na lamang niya ang tingin sa paligid hanggang sa makita ang isang sirang bintana. Shit, I have no choice. Sambit niya sa sarili at malakas na sinuntok ang bintana na yun. Hindi na siya magtataka kung narinig ito ni Marie, bagkos ay binilisan na lamang niya ang paglabas mula sa bintana. Joaquin! Joaquin! Rinig niyang malakas na sigaw ni Marie mula sa silid na pinanggalingan niya. Ngunit wala nang pakialam si Joaquin at patuloy lamang sa paglalakad sa bubong. Nasa second floor kasi siya kanina at ngayon ay balak na niyang tumalon pa ibaba. Nagtungo siya sa likod at tuon bumagsak sa mga damo. Bago pa siya mahabol pa ni Marie ay mabilis na siyang tumakbo. Sir Joaquin, ano pong ginagawa niya dito? Hindi po ba? Aalis na ako. May inuto sa akin si Marie. Alam niya. Nakangiting sambit niya sa tauhan na humarang sa kanya. Ganun po ba? Sige po, sir. Nakangiting sambit naman ito tsaka siya pinagbuksan ng pinto. Napangiti naman si Joaquin at hindi pa nagdalawang isip na tumakbo palabas. Nasaan si Joaquin? Galit na sigaw ni Marie sa guard. Binili na po ma'am yung pinabili niyo. Nakangiti pa nitong sagot. What? You let him out? Hindi makapaniwala ang tanong ni Marie sa guard. Napakunot noon naman ang guard at nagtataka. Yes ma'am, inutusan niyo daw po. Stupid! You just let him escape? Idiot! Malakas na sambit ni Marie tsaka minura ang guard. Ganoon naman ang gulat nito at hindi makapaniwala dahil naloko siya ng lalaki. Halos umusok naman ang ilong ni Marie na naglakad papunta sa kanyang kotse para sundan ang lalaki. Kinala kita, Joaquin. Alam ko kung saan ka unang pupunta. Walang iba kundi sa walang kwenta mong nobya. Sisiguraduhin kong walang happy ending sa inyong dalawa. Sa isip-isip ni Marie at bahagyapang natawa na animoy malademonyo. Sa kabilang banda naman ay dumiretso si Joaquin papunta sa kanilang mansyon. Hello kuya, please open the gate. Anya sa guard na nasa gate. Sir Joaquin, andyan na po pala kayo. Kumusta po kayo? Andito po kanina si Ma'am Marie at may naghahanap rin po sa inyo. Pagkukwento ng guard sa kanya. Where's dad? Agad na tanong niya sa guard. Walang pakialam sa mga nauna ang sinabi nito. Nasa loob na po ata. Late na rin po siyang nakauwi. Sagot nito. Alas 8 na rin kasi at ganitong oras talaga ang uwi ng ama niya. Agad siyang nagpatuloy sa paglalakad papunta doon at nagtungo sa office ng papa niya. Dad! Dad! Iho! Anong ginagawa mo dito? Rinig niyang tinig ng ama mula sa kanyang likuran kaya agad siyang napalingon dito. Dad, you need to listen to me. Anya pa. Napakunot noon naman ang Ginoo nang makita ang itsura ng kanyang anak. Sira-sira ang ilang parte ng damit nito at kapansin-pansin ang paghangos ng anak. Agad niyang hinawakan ang braso ng anak. Iho, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Saan ka galing? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama sa kanya. Dad, you need to listen to me. Marie is lying to you. Marie? What do you mean? Di ba magkasama kayo sa Boracay? Takang tanong ng kanyang ama sa kanya. No, Dad. She lied. She locked me in her mansion. After the event, I was still there. I was drugged. Hindi ko alam kung paano at kailan pero nagising na lang ako na nasa isang silid at nakatali. And she's the suspect. Sambit niya sa ama. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama sa narinig. You mean that kind woman? Ang anak ni Congressman Mike Valdez? Pero bakit niya gagawin yun, anak? She was supposed to be your fiancé, Joaquin. Anito sa kanya. Napabuntong hininga si Joaquin at napayuko. This is the reason. She's too obsessed with me. But I don't like her. I respect your decision since matagal niyo na din kilala si Congressman Valdez. But his daughter, she's very different. Beside that, I'm in a relationship with someone. Pag-amin niya sa ama. Doon nanlaki ang mata ng kanyang ama. Anong sabi mo? Kanino? Hindi makapaniwala ang tanong nito sa kanya. Kung kilala niyo po yung nagtitinda sa palengke, yung anak nina Aling Mirna at Mang Paldo, si Roslyn, Dad. We've been together for almost 4 years. We keep it a secret dahil ayaw niyong malaman ng lahat na isa lang tindera sa palengke ang girlfriend ko.
I know she didn't want to let anyone know. But not now. Gusto kong ipaalam sa'yo, Dad, at sa lahat na siyang girlfriend ko. Anya sa ama. Napakunot noo ang lalaki. You mean yung babaeng pinagchichismisan kahapon? Ang sinasabing mang-aagaw ni Marie? Tanong nito sa kanya. Yes, Dad, but no. Hindi niya ako inagaw. Dahil ever since kay Rosely naman talaga ako. No woman can keep me but her. Anito sa ama. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa ilagay ng ama ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ng anak. Naiintindihan ko na, anak. Salamat sa pagiging tapat sa akin, anak. Kahit nawala na ang mommy mo, ay naging mabuti ka pa rin, anak, sa amin. Kaya naman, sino ako para pigilan ka na mahalin ng babaeng gusto mo? Alam kong kaya mong ipaglaban ang babaeng nais mo. At handa akong sumuporta sa mga gusto mo, anak. Sisiguraduhin ko din na magbabayad ang may gawa ng lahat ng tuwakin. Nalagay ka sa delikadong posisyon kaya naman hindi ko hahayaan na palampasin ang bagay na to. Wika pa ng kanyang ama sa kanya at saka niya kapang anak. Napangiti naman si Joaquin dahil sa sinabi nito. Matapos nito ay nagkanya-kanya na rin sila. May tinawagan ng kanyang ama na kung sino para asikasuhin ang kaso na isasampa sa anak ng congressman. At habang si Joaquin naman ay nagtungo agad kina Roslyn. Ngunit pagdating niya doon ay hindi niya inaasahan ang kanyang maaabutan. Ilabas mo na si Joaquin! Alam kong itinatago mo siya dito. Walang yaka ka, Roslyn! Ganyan ka na ba talaga kabaliw sa fiancé ko, ha? Ines at galit na sigaw ni Marie sa labas ng bahay ng kanyang nobya. Marie? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Hindi niya sukat akalain na dito agad pupunta ang baliw na babaeng ito. Kaya pala hindi na niya ito naramdaman na nakasunod sa kanya kanina nang tumakas siya. Hala, ano daw? Nako, so totoo pala ang chismis. Talaga ba? Inago ba talaga ni Roslyn si Joaquin? Eh, hindi ba't madalas na rin nating nakita si Joaquin sa bahay ni na Roslyn? Oo nga eh, mukha namang masaya sila. Mukha namang yung Marie yung mang-aagaw eh. Imposible namang si Roslyn. Eh, ang bait-bait na batang yan. Sambit ng isang ginang. Kahit papano ay may mga kapitbahay naman siya na suportado sa kanya dahil mas kilala nila si Roslyn at alam nilang hindi ito magagawa ng dalaga. Akma na sanang maglalakad si Joaquin palapit sa mga ito nang mapansin ang paglapit ni Marie sa nobya. Ilabas mo na si Joaquin! Itatago mo na lang ba siya? Sa bagay, ano bang magagawa mo? E isa ka lang namang anak ng hamak na tindera sa palengke. Sa tingin mo ba nalalapat ka para kay Joaquin? Panigurado kung totoo mang nagkaroon kayo ng relasyon. Sigurado ako na pera lang ang habol nyo sa isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Marie dahil dito. Pinipigilan ni Roslyn ang sarili na maiyak sa harapan nito at pinanatili ang matapang na aura sa mukha. Laitin at kutsain mo na ako. Huwag lang ang nanay at tatay ko. Kahit kailan, hindi kami humingi ng sustento kay Joaquin. Hindi namin siya ginamit bilang wallet. Mahal ko si Joaquin. At ganun din siya sa akin. Kaya kahit na itago mo siya sa akin, alam kong hahanapin niya ako. At ganun din ako sa kanya. Kahit anong gawin mong paghadlang sa aming dalawa, hindi ako susuko, Marie. Matapang ang ekspresyon na sambit ni Roslyn sa kanyang harapan, dahilan upang mas lalo lamang mainis at manggalaiti sa galit ang kaharap. Habang si Joaquin naman ay napangiti, hindi niya maiwasang maging proud sa nobya. Bilang isang lalaki ay musika sa pandinig niya ang marinig ang babaeng mahal na mahal na ipinaglalaban din ang pagmamahala nila. Katulad ng ginagawa ni Roslyn ngayon, hindi niya tuloy maisip kung bakit ba nagkaroon siya ng isang nobya na katulad nito. Almost perfect na ang dalaga at mahal na mahal siya. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Alam naming lahat na ako ang fiancé ni Joaquin, diba? Hindi ba? Malakas na sigaw ni Marie sa paligid. Pilit na naghahanap ng kakampi sa paligid. Ngunit hindi katulad sa bayan ay tahimik ang mga tao dito sa looban. At tila bay sa kanya nang hihinala. Ano? Wala ba kayong sasabihin mga chismosa kayo? Malakas na sigaw niya. E malay ba namin kung sino ang totoong fiancé ni Joaquin? Oo nga. At saka minsan ko na rin nakita si Joaquin dito eh. Minsan napapadalaw ka na Roslyn. Mabait na bata yan si Roslyn. Kaya hindi na namin hinayaan na ipakalat pa yon.
Dahil alam namin na taguy ang relasyon nila. Anya ng isang ginang. Napangiti na lamang si Roslyn. Hindi niya akalain na may mga bababait pa pala silang kapitbahay. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung pagod ka ng marinig ang mga bagay na yun, Marie, umalis ka na. Nakakagulo na tayo dito sa mga tao. At kung hinahanap mo si Joaquin, wala siya dito. Yun din dapat yung itatanong ko sa'yo. Pero kung wala sa'yo si Joaquin, then paunahan na lang tayo. Sambit ni Roslyn saka tumalikod. Napailing na lamang siya sa mga magulang na nais na sanang magsalita. Pagod na siya sa maghapon at ayaw na niyang makipagtalo kay Marie. Ilalaan na lang niya ang kanyang enerhiya sa paghahanap sa nobyo bukas ng umaga. Akala mo ay ganun lang kadali ang lahat? Hindi ko kayo hahayaan na maging masaya! Ah! Malakas na sigaw ni Marie at patakbong ipapalo sa kanyang isang matigas na kahoy. Otomatiko namang gumalaw ang katawan ni Joaquin at mabilis na hinila si Roslyn papalapit sa kanya. Napasinghap ang lahat dahil sa naganap. Para silang nanonood ng isang malateleseryang ganap sa telebisyon nang biglang lumabas si Joaquin at iniligtas si Roslyn. Sa muntikan ng paghampas ni Marie ng kahoy sa ulo nito. Maging ang mga tao sa paligid ay agad na napatakbo para pigilan ito. Joaquin? Hindi makapaniwalang sambit ni Roslyn sa pangalan niya. Napangiti naman ang binata na makita at mayakap muli ang nobya. Nakayakap ang nobya niya sa kanya habang nakalagay ang dalawang kamay sa harapan ng kanyang dibdib. I told you, mahal. Mamimiss kita eh. Nakangiting sambit ni Joaquin sa nobya. Doon na napahagulgol ng iyak si Roslyn at parang batang isinubsob ang mukha sa dibdib ng kanyang nobyo. Hinaplos naman ni Joaquin ang buhok nito at pilit na pinapatahan. I knew it. Hindi mo ko iniwan. Naniwala ako sa'yo, mahal. Alam kong babalik ka. Umiiyak na sambit ni Roslyn habang halos magtulo na pati si Pon sa sobrang pag-iyak. Napangiti naman si Joaquin. Thank you, mahal. Salamat sa tiwala at sa paghihintay sa akin. Sambit niya sa nobya at saka marahang hinalikan ang uluhan nito. Hinayaan niya lamang ang nobya na umiyak sa kanyang dibdib. Tsaka siya napatingin kay Marina gulat na nakatingin sa kanya. Napaupo ito sa sahig. Sabog-sabog ang buhok at hindi makapaniwala sa nakikita. Joaquin! Why? Why did you do this to me? Galit na sigaw ni Marie sa lalaki. Mapapansin naman ang awa sa mukha ni Joaquin. Sa katunayan ay naging kaibigan niya rin ito noon, kaya naman hindi rin siya makapaniwala na ganito ang kahihinatnan ni Marie. Napatalikod na lamang si Joaquin, kasabay ng pagdating ng ilang sasakyan sa labas. Pasok! Pasok! Naku, may mga pulis! Hala, may tumawag ng pulis! Sinong huhulihin? Sino pa ba? Edi yung iskandalosa. Hala, totoo ba? Sabi ng isa ay kinulong daw si Sir Joaquin ni Ma'am Marie para daw hindi makabalik pa kay Roslyn. Hala, grabe naman yun. Baliw na baliw sa lalaki. Naku, kung ako rin naman eh. Ang gwapo kaya ni Sir Joaquin. Pero alam naman niyang may nobya. Dapat sana nirespeto na lang niya. Ays, mga tao talaga ngayon. Napapailing na lamang ang mga tao na nanonood habang pinupusasan at hinuhuli si Marie. Panay ang sigaw nito ngunit walang may pakialam. Bagkos ay mas lalo lamang siyang pinag-usapan. Ayos ka na, mahal? Tanong ni Joaquin sa nobya nang mapansin ang pananahimik ni Roslyn. Sinilip niya pa ito ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang itong sumuntok sa kanyang tiyan. Ah, mahal naman! Bakit mo ginawa yun? Ang sakit! Umiinda na tanong niya sa nobya. Dahil pinag-alala mo ko, tapos yung damit mo, may amoy pa na Marie. Mahinang sambit ni Roslyn. Inamoy pa ni Joaquin ang damit sa kanya, naaalala ang paglapit-lapit sa kanya ni Marie noong nagkukunwari siyang tulog. Kaya hindi na siya magtataka kung kumapit din ang amoy nito sa kanya. Sorry na, mahal. Magtatanggal na lang ako ng damit dito. Sambit ni Joaquin at akma na sanang tatanggalin ang kanyang damit. Baliw ka ba? Ayokong makita ng ibang katawan mo, no? Ako lang ang dapat makakita niyan. Saway ng dalaga sa kanya. Ano naman, mahal, kung makita nila? Ikaw lang naman na makakahawak at makakatikim eh. Mahinang bulong nito. Hindi maipagkaila na na-miss ni Roslyn ang ganitong banat ng nobyo sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasang matawa. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang hikbi sa kanilang tabi.
Nakita nila si Trixie na humihikbi sa kanilang tabi. Trixie! Masaya ako para sa inyong dalawa. Akala ko talaga iniwan mo na tong best friend ko. Hahantingin sana kita sa Boracay kung saan ka man nagtatago. Inis na sambit ni Trixie kay Joaquin. Napakamot tuloy sa kanyang batok ang binata. Di ko naman magagawa yun. Lalo pat siya lang yung babaeng mahal ko. Diba, mahal? Tanong ni Joaquin sa nobya na nakayakap sa kanya. Napangiti si Trixie. Masaya ako sa inyo. Kaya hahayaan ko na kayong maglandian sa ngayon. Take your time. Kasi ilang araw ding walang kalambing yan si Roslyn. Sumbong pa niya sa kaibigan na tinawanan pa ni Joaquin. Trixie! Angil ni Roslyn. Talaga ba, mahal? Namiss mo ako ng sobra, no? Huwag kang mag-alala. Araw-araw ulit kitang lalambingin. Mahinang sambit ni Joaquin tsaka dahan-dahang hinalikan ang dalaga. Ew! Sabi ko maglambingan lang kayo, hindi yung maghahalikan kayo dito sa harapan ko pa mismo. Mapasakit kayo sa single eh. Sambit ni Trixie tsaka agad nang tumalikod nang mapansing walang pakialam ang dalawa sa kanya at patuloy lang sa paghahalikan. Napangiwi na lamang tuloy si Trixie na makitang mas lumalim pa ang halikan ng dalawa. Mahal, hindi ko talaga kayang mawalay sa'yo kahit isang araw. Parang bata na sambit ni Joaquin sa nobya. Bakit naman? Nakaya mo nga akong iwan ng tatlong araw eh. Hindi mo lang alam kung gaano ako kakaba. Kung gaano ako kagalit nung mga oras na yun. Halos mabaliw ako, mahal. Iniisip ko pa lang na baka iniwan mo na rin ako eh. Na paano kung napaniwala ka ni Marie at naisipan mo kong iwan na lang din? Paano na ako? Nagulat na lamang siya nang umiyak din si Joaquin sa kanyang harapan habang nanatili silang magkayakap at magkatapat ang kanilang noo sa isa't isa. Napangiti na lamang si Roslyn tsaka pinunasan ang luha nito para itong bata na nagsusumbong sa nanay niya habang humihikpi. Shhh! Sinabi ko naman din sa'yo, mahal, na hindi ko hahayaan ng kung sino na makuha ka. Nobya mo ako. Nobyo kita. Tayong dalawa sa isa't isa kaya hindi ko hahayaang makuha ka ng iba. Wika pa niya at niyakap ang nobyo ng mahigpit. Sa kabilang banda naman ay sino bang hindi matutuwa kung makikita mong anak niyo na masaya at tunay na nagmamahalan. Halos mapaiyak na nga rin ang mga magulang ni Roslyn habang nakatingin sa anak. Grabe! Parang kay bilis lang, pangga. Ito na talaga ang masayang pag-ibig para sa anak natin. Sambit ng nanay nito. Napangiti din ang ama ni Roslyn. Oras na rin ata para ipagkatiwala kong anak natin sa lalaking magiging kasama niya habang buhay. Nakangiting sagot naman ito sa asawa habang magkayakap silang dalawa at pinagmamasdan ng anak na si Roslyn. Kayakap pa rin ang nobyo. Magandang gabi ho. Agad na napalingon ang dalawa nang marinig ang tinig sa kanilang likuran. Ganun na lamang ang gulat nang makita si Mayor na nasa kanilang likuran. Hala Mayor, napadalaw ho kayo. Gulat na bati ng dalawa sa kanilang kaharap. Napangiti naman si Mayor tsaka napatingin sa anak. Sa tingin ko ay masyado akong naging tutok sa trabaho na hindi ko namamalayan ang anak ko na may babae ng minamahal. Wika ni Mayor habang nakangiti sa anak. Agad namang naintindihan ng dalawa ang pahayag ni Mayor kaya napangiti na lang din sila. Tama ka, Mayor. Sinong mag-aakala na anak niyo pala ang bibihag sa puso ng dalaga namin? Nakangiting sambit ng nanay ni Roslyn. Napangiti si Mayor. Then I guess magiging magkapamilya na rin tayo sa susunod. It's nice to meet you, Salcedo family. Sambit ni Mayor tsaka nakipagkamay sa mga magulang ng dalaga. Maraming salamat din ho sa pagtanggap sa anak namin, Mayor. Pasasalamat din ang dalawa. Hindi na nga nagtagal pa ay nagpakasal na rin ang dalawa. Roslyn Salcedo, tinatanggap mo ba na maging kabiyak ang lalaking ito? Sa hirap at ginhawa. Opo, Father. Ikaw naman, Joaquin Abante, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging kabiyak at kasama mo habang buhay sa hirap at ginhawa? Pag-uulit ng pari. Yes, Father. Nakangiti at walang alinlangan na sagot ni Joaquin dito. Hindi maiwasan na mag-umapaw ang saya na kanilang nararamdaman at maging ang mga taong dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Ganun na lamang ang palakpakan at congratulations ng marami ng opisyal na silang idiniklara na mag-asawa. Hindi naman nagawang magpigil ni Joaquin ng gabing yun matapos ang kanilang kasala. Sa loob ng ilang taon ng kanilang relasyon, ni minsan hindi niya ginalaw ang dalaga.
kaya ganoon na lamang siya ka-excited. Sa wakas, makakamit na rin niya ang matagal na niyang hinihintay, ang makabuo ng pamilya kasama ang babaeng mahal. Hindi lang dito nagtatapos ang kwentong ito dahil sa loob lamang ng 5 taon ay malaki na ang pinagbago ng buhay nila. Hindi man pumasok sa politika ang asawa ni Rosely na si Joaquin, ay marami pa rin itong natulungan, lalo na ang mga tindera sa palengke. Nagpatayo kasi siya ng isa pang wet market na siyang mas nakatulong sa mga tindera na mailako ang kanilang mga paninda. Habang si Marie naman ay 5 taon na ring nakakulong sa mental hospital. Halos di naman makapaniwala si Congressman sa nagawa ng kanyang anak. Kaya naman bilang pagsisisi ay dahil na rin sa kahihiyan ay voluntaryo siyang bumaba sa pwesto. Marami man ang nalungkot dahil sa magandang pamamalakad ni Congressman, ay marami din namang nakaintindi sa kanyang naging desisyon. Mommy, Mommy! Si Daddy oh! Nag-aaral ako eh, ginugulo ako! Sumbong ni Kane sa kanyang ina. 6 na taong gulang pa lamang ito ngunit talagang matalino ang bata. Naku, ikaw talaga mahal. Hayaan mo na yung anak natin. Saway niya sa asawa. Pero mahal, nababahala lang naman ako. Maghapon na siya dyan sa mesa niya at nag-aaral oh. Baka naman maging uod na yung anak natin sa sobrang bookworm mo dyan. Sambit ni Joaquin sa anak. Daddy, hindi naman po literal na uod yung bookworm. Ito po yung tumutukoy lang sa taong mahilig magbasa katulad ko. Pero hindi po ibig sabihin na magiging uod ako. Paliwanag ng bata. Tingnan mo mahal, hindi man lang niya maintindihan yung humor ko. Paano ko maipapamana yung mga jokes natin sa kanya? Parang bata na maktol ni Joaquin. Napailing na lang tuloy si Roslyn. Ewan ko sa'yo, bahala nga kayo dyan. Natatawang anya na lamang sa mga ito tsaka naglakad na palayo. Bago pa siya bumalik sa kusina ay nakita niyang asawa na panayang laro at pang-aasar sa anak. Napangiti na lang din tuloy siya. Hindi niya aakalain na mabubuo rin ang pamilya na pinapangarap niya. Ang pamilya kasama ang lalaking pinakamamahal niya at ang anak na labis niyang ikinatuwa. Wala na siyang mahihiling pa maliban sa malusog at masayang pamilya na meron sila. Isang kwento na naman ang ating natunghayan ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Binabati ko po ngayon si Ma'am Perla Nurso, watching from Singapore. Christy Alindahao, listening from Zamboanga City. Vivian Oblianda from Caloocan City. Rowena Ojeda from Vallehermoso, Negros Oriental. Annalisa Salem from Taguig City. Joan Cordero from China at Annalisa Pena from Hong Kong. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.